So, bumili kami nito sa Philippine product. Mang Inasal ready to cook na. Maganda. Meron siya nito. Kaso nga lang, natanggal ko na. Ginunting ko na siya kanina. Hindi ko na siya naipakita. Pero yan. May bitbitan siyang ganyan. Tapos, sa likod, meron na siyang cooking instructions dito. Nakalagay niya dyan. So, ito sa grilling. Tapos, pwede mo rin siyang i-pan-frying, iprito. And then, sa packaging, meron na rin siyang nakalagay ng nutrition facts. So, ayan. So, andyan din yung ingredients. Tapos, yung allergens, kung saan ka. Ayan, nakalagay. Ito yung packaging. Tapos, 1.63 kilo siya. Okay, parang isa't kalahat. Higit isa't kalahat yung kilo. Then, pagbubuksan. So, eto na siya. Nailabas ko na dun sa packaging niya. So, picture siya, no? Nakalagay naman dun sa packaging niya. Chicken in sa picture. Picture is sa wing part. Wing part ng chicken. Ayan. Okay. And then, prepare ko na rin yung paglalagyan ko. I-arrange ko lang ito dun sa baking tray and then ipapakita ko ulit sa inyo. So, ito na po yun. 5 pieces din siya. So, yung isang packaging, 5 pieces din yung laman niya. And then, malalaki siya. And then, nakalagay pala dun sa packaging, dun sa instruction niya, na kailangan natin lagyan ng oil. So, brush ko lang siya ng oil. Then, yung oven pala, preheated na siya ng 10 minutes. So, after ko ito mag-brush ng oil, lalagay ko na sa loob ng oven na preheated. So, after 20 minutes, eto na yung chicken. Ayan. So, lalagyan lang natin ulit ng oil. So, siguro magdadagdag pa ako ng another 10 minutes. Tapos, lalakasan ko na lang yung temperature na. May gulay. Yung camera. Yung lens ng camera. It's chicken. Not pork. Okay. Oh, it's chicken. So, ayan. Okay na siya. After 30 minutes.